Mga boss, meron tayong nabiling tool online. So gagamitin natin to check yung ating radiator or yung ating engine coolant system gamit itong tool na to. Tara guys, samahan nyo ako. Boss, bago natin i-pressure test yung ating cooling system, tatanggalin muna natin itong temperature sensor. Kaya ako siya tinanggal mga boss is for safety. Once na nag-apply na tayo ng pressure dun sa ating cooling system. So at least kung mapasobra man yung ating pressure na nailagay, at least pa i-vent niya. Mga boss, ng ating pressure, so, tatanggalin lang natin yan. And then papasok lang natin yung tool natin. And higpitan lang natin siya. So dito mga boss, ang kailangan lang natin na pressure ay 13 PSI, which is equivalent yan dun sa ayan, sa radiator pressure natin. So ngayon, i-coconnect na natin yung ating pressure na galing sa ating compressor dun sa ating tester. Ayan, securely tight na siya. Malawang safety mga boss, dapat naka-close itong valve na yan. Subuksan na natin yung ating compressor. Ayan. So umabot siya ng mga almost 25 PSI. So kahit ganun pa man, naka-close naman yung ating bulb. Ayan, umabot siya ng 30 PSI. So importante mga boss, for safety ay naka-close yung bulb na yon. Then ngayon, iseset na natin yung ating desired na pressure na gagamitin natin pang leak test sa ating engine coolant system. Gamitin ko lang pressure dito mga boss ay 10 PSI. Then bubuksan na natin yung kanyang valve. Ayan. So nag-drop yung pressure from 10 PSI to 0. Ayan. So yung safety number 1 natin is nakabukas yung ating port dun sa ating temperature sensor. Ayan. Ayan mga boss, so may lumalabas na hangin dyan sa lagayan ng ating temperature sensor. Ang ginagawa ko dito mga boss ay sineset ko siya sa 10 PSI yung ating tester at saka pinaparamdaman ko yung pressure ng 10 PSI. Ayan mga boss, so sa tingin ko enough na yung 10 PSI para makakita tayo ng leak doon sa ating cooling system. Ito mga boss, okay naman yung 10 PSI, ayaw ko naman sumobra ng more than 15 PSI. So safe na tayo sa 10 PSI. Ayan mga boss, naiset na natin yung ating tester sa 10 PSI. So, ibabalik na natin yung ating temperature sensor doon sa port na yan para makapag-test na tayo ng ating cooling system. Boss, bubuksan lang natin yung ating compressor. Ayan, so yung ating tester ay stable dapat sa 10 PSI kasi yan yung sinet natin na pressure. Yan yung pressure na gagamitin natin sa pag-leak test ng ating cooling system. Ngayon, i-close ko lang yung ating compressor. So, pressurized na yung linya na yan. Ayan. So, yan yung ating linya galing sa compressor papunta sa ating tester. Since pressurized na yung ating linya, dapat hindi bumaba yung ating pressure gauge. So, ang setting natin ay 10 PSI. Para makasigurado mga boss na wala talagang leak, kahit konti yung ating cooling system, gamit lang kayo ng tubig na mayroong sabon. Ayan. Yung isprehan nyo lang yung possible point na possible na magkakaroon ng leak. Ayan. Yung linya dun sa ating carburetor. So, isprehan nyo lang yan. Yan, yan yung line na papunta or papasok doon sa ating carburetor. Ito naman yung sa ating
radiator galing sa ating thermostat, at ito naman yung papasok papunta sa ating engine. Ngayon mga boss, imo-monitor natin yung ating pressure gauge kung bababa ba siya. So importante to mga boss para maobserbahan talaga natin kung merong leak yung ating cooling system. May mga cases kasi na may maliit siya na leak, so matagal mag-drop yung ating pressure gauge. Naman mga boss, gumamit ako ng additional pressure gauge para to verify lang yung pressure. So nasa mga in between 10 to 11 PSI. So gamit yung lumang radiator cup ay linagyan natin siya ng pressure gauge. Kung meron kayong lumang-lumang radiator cup, huwag niyong itatapon kasi pwede niyo pa siyang magamit. So ito yung ano niya mga boss. Ayan, so ang ginawa ko lang, tinanggal ko lang yan and then binutasan ko lang. Dito naman mga boss, gumamit ako ng ano, yung rubber gloves na panglaba. Ayan, so manipis siya. So control mo yung kapal na ilalagay mo dun sa inyong radiator cup. Lagyan na natin yung minodify natin na radiator cup. So itong mga una natin linagay, yung spring, ay importante po yan mga boss para mag seal. Siya yung magbibigay tension dun sa ating radiator cup para hindi mag leak.